how's it going? This is Carol again, and welcome back to my channel, guys! Oh, Carol. Okay, for today's video, guys, I just finished my class this morning, and it's rare that I have classes during daytime because I usually have my classes evening or afternoon. So, ayan, nakatanggal na yung headset natin, so Tagalog mode na tayo. There's something about the headset that if you wear it, you feel like you can. Yeah? Oh! 50 renta! 50! Ayan, makiki-online yung aking pamangkin dito sa aking laptop kasi ay gumana nung phone niya sa kanyang online class. So, and today I'm going to tour you in our small shop or small home-based printing business na naipundar natin dahil sa ating pag-online teaching dito sa Native Camp. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na isang option or let's say mainam na gawin in case na di natin alam kung anong mayayari. Mamaya, wala tayong internet or magkaroon ng electricity interruption or baka bigla-bigla na lang tayong ma-terminate sa Native Camp. So, pinilit natin ipundar yung small business na yun. At yun din yung ginagawa ko kadalasan kaya hindi rin ako madalas makapag-update sa aking vlog. So, ngayon, alis muna tayo dito sa ating maliit na room. Ayan, i-makeover natin to kasi ito yung aking permanent classroom na simula ngayon. At gagamitin muna ng aking pamangkin ng aking laptop dahil mag-online class siya. So, let's go. I'm gonna tour you outside this small room. Okay, so ito guys, ito ay nasa labas lang ng aming pinaka-bahay or kwarto. Maliit lang na may bahay namin. So, ayan, may mga ginagawa na kami dito. And, ayan, meron na kami mga nayari din na ref magnet. Tawag dito, ref magnet souvenir. Tapos, ayan yung mga Sintra board namin na for pick-up. So, at, ayan, magawa siya ng order ngayon. Good morning! Plado. Ayan. So, yung pinaka-shop namin sa labas. Ayan, sobrang maliit lang. So, ito na yung makiki-online. Ay, 50, wa. 50 pesos. 50! Oh! Yan na, doon na! So, yun guys. At ito, ayan yung mga ukay na na-stock. So, nilaban na namin kasi baka ituloy na namin siya. So, pasok tayo sa ating mini shop. So, ito guys. Di pa tapos yung namin dyan, skim coat. Ayan. Tapos, ayun, tinalon kasi siya ng pusa. Tsaka mababa lang to. Ayan, mababa lang talaga siya. So, at least naman, diba? Malay nyo naman lumaki in the future. So, ayan, so guys, ito yung aming table. Maliit at makalat na table. Tapos ito ay Sintra board na ginagawa sa ngayon. Ayan, ito ay 5x5 glossy. Ginagawa namin siyang 2D. Ayan, tapos ito, kung gusto nila magbayad ng GCash, meron din tayo dyan. Tapos alcohol. And, ayan, yun lang naman yung makikita nyo dito sa aming mini shop. Tapos ito, printer. So, ang pangalan ng shop namin, guys, is pakopya ni Edgar. So, akala ng mga tao dito, ang pangalan ng husband ko ay Edgar. Kata lang nila, sinuto ba si Edgar? So, siguro din nila kilala kung sino yung parokya ni Edgar. So, favorite band niya kasi yun. Ayun, so, favorite band niya yun, I think. So, sa kanya nakaregister yung name ng shop namin. So, again, actually, pakopya ni ganito siya naka-register sa DTI kasi bawal pala yung word na ni sa DTI. Pero, syempre, gusto namin i-push yung pakopya ni Edgar. Ayan, so ganito siya naka-register, guys. So, ayan, guys, ganito siya naka-register since dito lang naman kami sa barangay namin. So, ayan, ganyan siya. Pakopya NI Edgar Printing Services kasi bawal yung word na ni sa DTI. So, di namin siya ma-register. So, ayan eh. Anyway, kapag binasa mo pa rin naman siya, pakopya ni Edgar pa rin siya. So, kaya lang, napagkakamalan madalas na siya si Edgar. Sabi na, Edgar pala ikaw pangalan ng asawa ko. Hindi. Ayan, tapos dito sa side na to, yung mga prices ng aming products. Tapos meron pa ibang hindi nagagawa, nakatarpaulin. Ipapatarpaulin kasi namin siya. So, let's go.
Ayan, tapos dito sa side na to guys, nandito yung aming Sintra. Ayan. Tapos, table of course na magulo. Ito ay PVC die cutter. So, dito namin kinakat yung calling card. Medyo di pa siya nalilinis. Calling card, tapos mga ref magnet. And ito yung aming puncher. Tawag dito ay, I don't know if this is three-way puncher. Kasi pwede siya yung sa edge, ayan. Tapos yung bilog, tapos yung pahaba na butas. Tapos dito nilalagay ni husband yung mga gamit niya kapag gumagawa ng Sintra. Tapos ayan yung ibang mga samples namin ng Sintra, guys. Available to sa Shopee. If ever na gusto niyo mag-order or magpagawa, ayan. And eto nga, yung kanina. Tapos eto din yung mga picture namin na ginawa na naming sample, nilagay namin sa labas. Tapos, ayan, eto yung, oh bakit, may gamot dito. Ayan, so, eto yung mga tape namin na ginagamit namin. Tapos meron kami ditong laminating film, 250 microns, ayan pala. Ayan, tapos yung aming mga pigment ink. Ayan. And yung aming glue for Sintra. So, mayroon kaming stock ng glue sa Sintra. And ito yung aming laminating machine. Tapos, ito, tawag dito ay cutting mat. So, ayan, green. Tapos, akin talaga itong pink. Pero, since bago siya, ayun yung ginagamit ni husband. Tapos, dito sa ilalim, guys, magulo talaga. Ayan yung mga plastic namin or pouches namin ng JNT, Gogo Express. Tapos, andito din yung mga yung ganun, yung mga checkered na plastic na packaging namin. Tapos, ito, panglapat sa Sintra. Nakalimutan ko kung ano yung tawag dito. Tapos, mga common things lang na makikita nyo talaga sa isang printing shop. Pero ito, hindi pa siya kompleto kasi maliit lang naman yung shop namin. Tapos, andito yung mga photo paper sticker, bond paper, ayan, long and short. Tapos, meron tayo dito mga matte sticker. Ayan, gagawa kasi kami ng tawag dun. Kasi gagawa kami ng comic manga wallpaper ba yun or parang sticker. Tapos yun yung i-design namin dito sa aming mini shop. Kapag nakabili na kami ng skim coat. Ayan, pag na-cover na namin siya lahat ng skim coat para dumikit yung wallpaper. Tapos, ayan, ito yung iba naming mga items. So, marami kami ditong phototop. Tapos, meron kaming iTech na vinyl sticker, matte and glossy. Most of the time, ginagamit namin ay matte. Tapos, itong photo paper namin. Ayan yung gamit naming photo paper. Ang ganda kasi niyang gamitin. And, ano pa ba? Laminating film, meron din kami yung manipis. Ref magnet sheet. Tapos, ayan, halos yun lang naman din yung products namin dito. Kasi, small printing business pa lang naman din tayo. Ayan, tapos ngayon guys, ay nagpiprint nga tayo ng calling card. Kasi meron tayong order na calling card. So, na-layout na natin siya kahapon. And, na-send na natin siya sa client. And, ayun guys, meron na din mga businesses na nagpapaprint sa atin ng mga sticker para sa labels nila. Pero most of the time, yung mga clients namin is yung mga parang nagpapa-photocopy sila ng mga modules. Kasi dito sa lugar namin, wala namang ibang printing shop. Siguro sa labasan pa nga, katulad nung sabi ko sa inyo before sa aking vlog. So kapag hindi ako nagtuturo, dito kami nakatambay. So pag naman nagtuturo ako guys, so ayan, si husband yung nagpabantay dito sa shop. And sa mga nagtatanong guys, kung nasa native camp pa rin ako. So nasa native camp pa rin ako guys, so busy lang talaga ako. Kaya hindi rin ako makagawa ng vlog kasi most of the time, marami kaming ginagawa dito sa aming small business printing na nasa bahay lang. So, yun guys. So, hindi ko rin maasikaso mag-vlog. And, limited din yung time ko na na-open sa native camp. Pero most of the time, hapon ako nagtuturo guys. Kasi mas doon, marami akong student. Doon nagbubook yung mga regular students ko. Kasi may klase sila sa umaga. So, okay na rin kasi sa umaga, nagagawa ko yung mga kailangan namin gawin for the printing business. So, yun lang guys. Siguro update lang naman to para sa aking channel kung ano yung pinagkakaabalahanan ko ngayon. Kasi hindi na ako gano'n nakakapag-upload sa aking channel. At I'd say na this is one of the best thing na naipundar namin out of teaching in native camp. Tapos, ayun guys. So, extra income na din siya. Ayan. Tapos, diba, at least nagagamit ni husband yung talent niya sa art. Ayan. Talent sa art. Ayan, guys. Siya gumagawa ng mga Sintra natin.
Ayan, ako ay taga-edit lang, taga-print, taga-layout. Ayan. And guys, I posted some products na sa aming Shopee account para dun sa mga ESL props, no? So, dun din ako, dito din ako mag-print ng aking mga gamit, of course, kasi may printing nga tayo. So, yung iba na ginagamit ko dun sa teaching, pinost ko na rin dun sa shop namin. So, you can follow our shop. So, pa-flash ko siya dito. And, yung iba, hindi ko pa lang din na po-post talaga. Tapos, last time, meron din kaming client na nagpagawa din ng custom nice receipt. Na ibigay ko na kasi siya, na deliver na namin siya. So, pa-flash ko na lang dito. So, yun din yung mga ginagawa namin dito sa shop namin. Kaya sobrang busy talaga. So, in case guys na nag-email kayo sa akin about sa Native Camp, hindi ko na siya nare-replyan kasi sobrang busy talaga. Kahit na sa Messenger, kasi imagine yung clients din namin, nakausap namin daily. So, yun. Medyo sobrang busy din talaga. Ayan, ito pala guys yung sample namin ng customized receipt namin. So, ito eh, talagang pinagsampulan lang namin. Sa amin to, ginagamit namin to sa aming shop. So, yun lang siguro for today's video guys. So, in-update ko lang kayo kung bakit di ako nakakapag-upload madalas sa aking YouTube, kung ano yung pinagkakaabalahanan natin, kasi hindi tayo makahanap ng time. And even doing vlogs, so I'm kind of busy. Yun lang siguro. Guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel. I do videos about ESL teaching, business vlogs, and personal vlogs too. So, I'll see you in my next one. Bye!